Hello, good morning. Mega mega shout out to all viewers of Miles TV YouTube channel. Today is Tuesday. So, itong ating mga clients na ating titignan ngayon. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, yan mga kapatid. So, buti pa yung mga others. Diyan na lang naka-stay sa bahay. Diba? Ang sarap-sarap ano. Pero tayo, kailangan po natin kumayod. Siya nga pala. Ilagay ko na yung aking tinga. Yes. At ano ang dala-dala ko, guys? Ano to? May dala ako. Tinapay. So, ilagay mo natin dito. Makipagbakbaka na naman tayo ngayon sa araw ng Martes. Siyempre, marami tayong mga kuan haharapin ng mga tao. O, yan. Unahin natin yung isa. Yung matanda. Kasi hindi siya marunong maligo mag-isa. Kailangan natin paliguan. Alis na tayo, guys. Di baling late na tayo. At least, magpapakita tayo doon. Ayan. Let's go. Salamat, Panginoon, sa araw ng Martes. Thank you, Lord. Medyo malamig na ngayon, guys. Spring na. So, thank you sa mga nanood sa live kagabi. Nakatulogan ko pati yung live ko, guys, kagabi. Inon ko lang siya. And then, nakatulogan ko na. Nag-iipon kasi ako ng what hour, guys. Marami kasi yung kailangan ng vlogger, 4,000. So, tiyaga-tiyaga lang, tiis-tiis lang, gawa ng paraan para makabawi din sa susunod. Go ahead. It's okay. Init. Ayan. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, off tayo. So ganito, guys, ang trabaho ni Ate Miles TV. Maghapon magtrabaho. Marami tayong mga tao. Mga tao ang tawag natin doon sa mga client, no? At hindi natin pwedeng banggi-banggitin ang mga pangalan nila, hindi pwede. Forbidden po yan. Hindi rin po pwede mag-video-video. Mag-video-video sa mga kliyente, hindi po pwede yan. Forbidden po yan. Bawal yan. So, hindi po natin pwedeng. So, ang way lang ng pag-video ni Ate Miles is ganito lang. Yung papunta doon, papunta doon. Pagka nakalib ako, yan, punta ako sa beach. Mag-video ganun. Kaya busy talaga ako, guys. Yan. Kaya pag-off ko na lang, doon ako bumabawi ng pahinga. Ganito lang, guys. Punta tayo doon sa ating tao na isa na sa umaga. Nakasakit sa likod, eh. So, mega shout out to all We Are One active members, active admins. Especially sa mga Miles TV, sa mga sumusuporta kay Miles TV, maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Yes. Pag nagla-live siya, nandiyan kayo palagi. Salamat sa mga suporta. Alam ko na nandiyan kayo palagi. Pag na kayo nag-LS din, nandiyan din ako palagi sa inyo. Salamat. Yeah. So, let's wait. Nandito tayo sa intersection. Medyo ano dito, delikado kasi mayroon tayong red light dito, camera. May camera dito sa area na to. Pagka tumakbo ka doon sa red light, huli ka. Ticket ang abutin mo niyan. Oh, yan, oh, may red light camera dito sa intersection ng Young and Stills. Young Stills.
Yeah, nakikita niyo pa ba ako, guys? Hi, mag-share out to everyone sa lahat po ng tumatangkilik sa Miles TV YouTube channel, diyan sa We Are One group, sa Miles TV group, sa Miles TV LS, lahat yan. So, ang gawin natin pag nag-live si Ate Miles is, bali, dalawang kategorya. Nasa YouTube siya at saka Facebook. Ano yan? Dalawa yan. Gumagana yan. And then, sineshare ko sa Watch Party ng mga 10 groups. So, bali, nag-i-spread siya. Hayaan lang natin yung mga mag-view ng mag-view. Ganyan. Para sa mga maliliit na YouTuber, okay lang itong ating ginagawa. Nasa tamang gawain naman tayo. So, hindi na ito. Ano ba itong ginawa nito? Nakatulog yung isa. Hindi ko kasi nakita eh. Natakpan. Ngayon mga driver na, alam mo, nagdadrive na pero they are still confused what they are doing. So, kaya kailangan talaga pag naghanap ka ng, if you're looking for your driving school, you need to find the pro drivers, guys. So, they teach you the way, the best, like that. Hindi ka confused. It's like yun, nakaaro na nga, hindi pa umaakyat. Hindi pa siya nag-move. So, nadidelay tuloy lahat. Ayan. Di bali nang ma-stuck ka dyan, at least huwag ka lang red light, no? Oh God. So ganito ang ating gagawin. Punta tayo doon sa bahay ng isang tao, kung kailangan niya ng assistant dahil hindi niya kayang maliit mag-isa. Trabaho natin. Ito yung mga tutulungan natin sila. Sa kaya tayo, mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Natin pabayan ang ating mga sarili dahil health is wealth, guys. Yung ating kalusugan ang mahalaga. Thank you so much. Today is Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, 3 days na lang. Yan, so nakalista na lahat yung ating titignan. Bukas ulit. Ayan, oh. Meron tayong record dito. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5 lang ang taon natin. Buti yung mga iba dyan sa ano, talagang sabay lang sila nag-stay, no? Ang ganda-ganda yung ganyan, yung makapahinga ka. Yung nakahiga ka lang sa bahay, kumakain, di ba? Pero si Ate Miles TV, hindi pwede yan. Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho sa umaga, sa gabi nag-YouTube. Yan. Pinili ko yung busy na trabaho dahil para mabilis ang oras. Oo, mabilis yung time. Ganyan. It's a Filipino vlog, so most likely Filipino speaking, Tagalog. Oh yes, basa pa yung ating buhok, basa pa, hindi ko pa nga nasumplay. So yan, medyo traffic na dahil ano na eh, 8:30 na. Stop ulit. Pati yung buhok ko hindi ko napaayos. Oh. Kasi kailangan mag-book ka pa doon sa salon. At mag-mask ka din, ganun. Hindi pa rin naman safe, no? Hindi pa totally broadcast na safe. Zero bacteria or yung pandemic na yan. So, kailangan pa rin natin na mag-aware. Kailangan pa natin mag-ingat. Mag-ingat at mag-ingat sa mga pulis dyan. Baka may nakabantay dyan. Kulain tayo pag ano tayo. Diba, high speed tayo. Mabilis.
kailangan laban. 60 lang. 60 lang ang takbo. Hindi pwedeng lalagpas sa maximum. Pwede rin tayo maging taxi driver. At least ang taxi driver, no, pag binaba mo na yung tao, dun lang. Pwede ito sa PSW, hindi. Mag-drive ka rin sa bahay, punta ka sa bahay, bahay-bahay. Yan. Eh, magtatrabaho ka pa doon. Ganun ang ating trabaho. Para kumita. Pero yung YouTube naman, nakaupo ka lang sa bahay. So maganda yan pagka ikaw ay standby, wala kang trabaho. Pagka ikaw ay na-lay off or nawala ng trabaho, pwede kang mag-YouTube. Kasi nakaupo ka lang sa bahay, pwede kang mag-internet dyan. Kung may internet ka, kung mayroon kang gadget, pwede mo yung patakbuhin, makakuha ka ng pera. Kaya ang gawin mo, gumawa ka ng Gmail account mo. Then, mag-upload ka na ng mga videos. And then, pa-subscribe ka na. Mag-live ka na. Ganyan. Gagawin mo. Katulad yung ginagawa ko. Kaya sa gabi, pag ako'y pagod na, eh, nagla-live ako ng silent. Makakaipon ka ng 1 hour doon. At kung may manonood sa'yo, salamat. Maski may mga 10 lang dyan na viewers, okay na, at least may nanonood sa'yo. May nagtamsak sa'yo, that's a good thing. Yan. Kung may tumuwad sa'yo, mas maganda yun kasi may tumutuwad. Ano? Pag tinutuwad yung iyong video, that's a good one. Maganda rin yung may mga tumutuwad. Alam mo yung tuwad? Yung sinasabi kong tuwad? Yung mga bitter yun, guys. Yan. Pag bitter, nagtuwad. Masarap kaya yung tuwad, uy. Alam niyo ba yung tuwad? Pag ang video may tinuwad, ay apo, mayat. Yan. Nagtuwad, uy. Sa minsan sa live ko may magtuwad. Yan. Tutuwadan ka. Mga bitter, siyempre. Hindi naman natin mapigilan kung may magtuwad. Ha? Hindi sila natutuwa sa iyo o kaya nagagalit sila sa iyo. Siguro ganyan. Kaya tutuwadan ka. Marami din tayo natutunan, guys. Sa pag-vlog natin. At saka kung vlogger ka, kailangan din na bumisita ka rin sa mga bahay-bahay. Sa mga maliliit na mga YouTuber. Yan. Dumalaw ka din dyan. Dahil pag ikaw ay nag-LS, pupunta din sila sa iyo. At kailangan maging friendly tayo, guys. Yan. Ang importante dyan yung organic, yung friend. Yung pagkakaibigan, ganyan. Sa LS ko, meron na akong nakikitang supportive dyan. So, kaya pagka nag-LS ako, nandyan sila palagi sa akin. Yan, natutuwa ako. Salamat. Yan, tuwang-tuwa ako sa kanila. So, malapit na tayo. Medyo malayo ang agwat pamula sa bahay hanggang sa unang tao. So, thank God kasi mayroon tayong car na ginagamit. At least, hindi tayo masyadong nahihirapan, no? Hindi tayo masyadong nahihirapan ngayon. Dahil meron tayong sasakyan na ginagamit. Kaya lang mahal ang may sasakyan dito sa Canada. Meron ka dapat insurance ng sasakyan. Pag maintenance ang sasakyan mo, daan-daan. Yan, tapos ang gasolina mo, kailangan. Pagka naubos na, gasolina ka na naman. Yan, pagka nagbayad ka, yan, babayaran mo yan. Ganyan. Pag nahuli ka ng pulis, may ticket yan, babayad ka rin yan. Lahat ng penalty mo, babayaran. Hindi pwedeng takbuhan. Pag tinakbuhan mo ang mga obligasyon mo sa sasakyan dito sa Canada, pag nag-renew ka ng license, doon ka titirain. Babawasan ka ng demerits mo, points mo, at hindi ka makapag-drive.
suspended ka, maganyan ba? Unlike sa ibang bansa na matitigas ang mga ulo ng mga driver maski nahuli na sa daan, lumalaban pa. Dito sa Canada, hindi po. Pagka nahuli ka pa dito at natikitan ka or nagsirin yung pulis doon sa likod mo, mag-pull over ka na doon sa right. Pull over means punta ka doon sa kanan, stop ka doon. At hindi ka pwedeng lumabas ng sasakyan mo. Ipakita mo yung hinihingi ng officer sa'yo. Just like yung lisensya mo, kaya dapat daladala mo palagi ang lisensya mo. Yan, ang laki na ng mukha ko, o parang suman. Ang sarap-sarap na ng mukha ko, oh. Punong-puno ng suman, guys. Ang laki-laki na. Parang suman nga. Ayan, hindi bali na. So, ganon ang ginagawa. Pagka yung hiningi sa'yo, ibigay mo. Hindi ka pwedeng sumagot-sagot at lumalabat. Kasi lalaki ang penalty mo pagka ganon. Once na nahuli ka dito, kailangan sigurado yan, may bayad yan. Magbabayad ka yan. Mababa na 100. Pag-parking mo ng mali din, may bayad din yan. Pag wrong parking, kung wrong directions. Hindi pwede. So, ang driver dito sa Canada or everywhere around the world is hindi basta-basta. Hindi ko alam niya sa Pilipinas kung paano dyan ang sistema ng ano dyan. Kasi karamihan makikita ko dyan ang mga nahuhuli dyan, eh, lumalaban pa doon sa mga officers. So, it's very disgusting and it's very frustrating. I'm frustrated. So, unlike here in Canada na talagang super, super educated ang mga nandito. Talagang tumutupad, sumusunod sa utos ng batas. So if you're a driver here, kailangan na alam mo yung ginagawa mo. Make sure na tama ang ginagawa mo. Ganyan. No? So, ganito lang tayo, guys. Habang nag-drive ako sa inyo is nagkukwento, nagngangat-ngat, nagblabla. Yan. Saka, iwasin din natin, guys, ma-stress. Huwag tayong magpapa-stress, guys. Ang sistema ng ma-stress ka is yung magkaroon ka ng diabetic, high blood, mga diseases sa katawan. Yan. So, kailangan masaya tayo palagi. Gawin mo yung mga paraan na gusto mo, yung mga masaya ka. Wherever na that you feel that you're happy, you stay there. May English yun. Oh, hindi dugo ang ulong ko. May English ka. So, ganun. So, we are one, guys. Yung ating ongoing na events is pagka may time na ako talaga, i-fix ko yan. And then, gagawin natin para mag-umpisan na. Yan. Kakanan tayo. When it is stop, full stop. If you turn to the right, no? And then you need to check right and left into the center, right, left, center, or left, center, right. Maganyan. Ganyan ang pag-check if you're driving. Kailangan tingnan mo dun sa side mo. At saka itong mirror na ito. Kailangan titignan mo yan. Kung mag-turn ka, tingnan mo dun saka yung side mirror yan. Katulad nito, dito, ayan, turn, slap, okie dokie, is 8:40, ayan, 8:40, sa area na ito marami kong client, may mga naka-hold dito sa area na to. Pero medyo malayo ang agwat doon pa mula sa bahay, mga 30 kilometers. Yan, malayo. Ito naman ito, nagja-jogging sa kalsada. Ayan. Pagka nabungo ka ng sasakyan, patay ka. Kawawa ka. Minsan ito mga joggers natin, hindi alam kung saan ang pwesto nila eh. Sa kalsada, yung tinatakbuhan ng sasakyan. Malayo talaga itong sikon, itong una nating client.
too far. Ay, nako. Kaya itulo-tuloy ko lang talaga yung pag-YouTube. Dahil mawala man ako ng trabaho anytime, at least may YouTube ako. Doon ako upo na lang ako sa bahay. Kung nag-asawa sana ako ng mayaman, doon na lang ako sa bahay kitira o. Mag-YouTube na lang ako doon. Kaya kayo, pag naghahanap kayo ng asawa dyan, yung mayaman ang hanapin nyo. Yung parang hindi na kayo maghirap. Yung katulad ng ginagawa ko, tingnan mo. Magtrabaho pa ako sa umaga. Mag-vlogger pa ako sa gabi. Yan. Kung wala kang mapiling asawa, huwag ka na mag-asawa. Magpaag ka lang, may mayat pa. Sa mag-asawa ka, di ka mali. Rigat. Yan, dito na tayo sa Cedar. Malayo talaga. The farthest place. Kaya marami kaming mga kasamahan na nagpa-terminate. Nagpa-terminate kasi pag ayaw na yung trabaho, hindi na yan magpakita sa kliyente, eh, talagang wala na yan. Yun lang ang gagawin mo eh. Yeah. So kailangan mag-show up kahit gusto pa yung work mo, you need to show up. Ang sarap ng mukha ko, ang laki oh. Parang mamun. Sarap, no? Mamunlog. So, we arrive here. We arrive in the terminal of the port. Okay. Yan. Thank God. Parating tayo. So, hanggang mamaya ulit, guys. Salamat sa iyong pagsuporta kay Miles TV at sa iyong pagtitiwala. Pagpalainawa kayo ng Diyos. Maraming salamat. Mahal ko po kayong lahat. Bye!